sa mundo ng katatakutan at kababalaghan. Ito ang mga kwentong pilit na tinatakasan ang lagim ng nakaraan. Ang buhay ng tao ay maiksi lamang. Kailangan gamitin ito sa paraang mapapakinabangan. Dahil oras na mawala ito, hindi na kailanman maibabalik. Ngunit may mga taong para sa kanila, laruan lang ang buhay. Kagaya ng isang baril na maaring laruan at makapatay, sinadya man o hindi, pero nagdulot ng lagim sa isang tao. Ako po si Banjo. Pamangkin po ako ni Tita Rita. Ikukwento ko po sa inyo ang sinapit ng tita ko at ng nobya niya. Ilang taon na ang nakararaan. Kung paano niya binago ang sarili nila mula sa malagim na sinapit nila ng kasintahan niya. Yan po ang laman ng buhay at pag-ibig at paghihiganti ni Tita Rita. Ikaw kasi, sabi ko na huwag na tayo magpapagabi. Alam mong delikado ang panahon ngayon. Anong ikatatakot mo? Kasama mo naman ako. Sa bagay. Hep, saan kayo pupunta? Dadaan lang kami, pare. Pare? Hindi yata kita, pare. Ang dami pang daldal. Hold up to. Akin na yung cellphone, wallet, yung relos, at ang kwintas na to. Ginto ito ah. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Paraanin niyo na kami. Carlo, may baril siya. Baril nga ito. Isang putok nito. Todas ka. Binaril mo ako. Carlo! Carlo, may tama ka! Buhay ka pa ha? Wag! Rita, tumakas ka na! Hindi! Hindi kita iiwanan! Parang awa mo na! Tama na! Carlo, dadaling kita sa ospital! Ikaw? Carlo! Magdadala sa kanya sa ospital? Mamamatay na yan! Tuluyan mo na! Halika dito! Anong gagawin mo? Tulungan mo ang nobyo ko! Halika! Paliligayahin muna kita! Carlo! Carlo, tulungan mo ako! Tirahin mo na yan, Jello! Huwag! Huwag, parang awa mo na! Halika! Huwag! Hindi mo ako makakalimutan sa gagawin ko sa'yo! Huwag! Huwag! Madaling nagawa ng mga buhong ang kanyang pagnanasa sa babae. Basta na lamang nilang idiwan ang dalawa. Nakapwa halos hindi makakilos, lalo na si Rita, dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Kahit ganun pa man, nilapitan ito ang nakahantusay na nobyo at kinausap. Carlo! Carlo, buhay ka pa! Hingi ako ng tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na, tulungan niyo kami! Rita! Ipangako mo! Gaganti ka sa mga... gaganti ka! Isumpa mo, Rita! Oo, Carlo! Gagawin ko! Sumpaman! Gagawin ko! Carlo, mahal kita. Mahal? Mahal din kita. Carlo! 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 Tulungan natin! Dali nyo! Dali! Tulungan natin! Huli na lang dumating ang tulong. Patay na si Carlo.
Marami ang naawa sa sinapit na magkasintahan. Dali-daling pinagtulungan si Carlo na maisakay sa ambulansya. Ito ang pinakamalungkot. Ang maghahasa siya ng lalaking yun. Ang pangyayari sa buhay ni Tita Rita. 3 taon silang magkarelasyon at nakatakda na sanang magpakasal, pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang mapait na katotohanan, wala na ang kanyang mahal. Kasama mo sa libing ang binitawan kong sampa. Pagbabayarin ko ang buhong na yon. Kasama ang babaeng kasama niya. Magbabayad sila sa ginawa nilang pagpatay sa iyo ng walang dahilan, Carlo. Kahit sa papanong paraan, pagbabayarin ko sila! Tingnan niyo po dito sa files kung natatandaan ninyo ang mukha ng Bumaril sa nobyo ninyo. Salamat, sir. Kung makikita ninyo, sabihin niyo lang, huhuli namin at tiyaharap namin sa inyo. Makapalo ito. Sana nandito yun. Hindi. Ito yung babae. Natatandaan ko. Pero kailangan ng lalaking yun ng... Siya to. Siya nga to. Sige, halikayo. Ituro ninyo. Nandito ba siya, sir? Makakaharap mo siya. Baron! Ilabas mo ang prisoner number 45. Yes, sir. Nandito siya. May record na siya. Dati siyang killer. Siya ba? Yes, sir. Siya nga po talaga. Ano nga ko, miss? Wala akong pinapatay. Ikaw, nasarapan ka. Kaya hinanap mo ako. Uulit ka pa? Kilala kita. Dahil sa ginawa mo, mabubulo ka sa kulungan! Nagsampa ng kaso si Tita Rita sa kriminal, pero dahil walang sapat na ebidensya, kaya bumaba ang hatol. Hanggang 5 taon na lamang na pagkakabilanggo ang hatol. Hindi makapaniwala si Rita, kaya nawala na ng saysay ito. Dagdag pa ang isang tawag ng pagbabanta ang kanyang natanggap. Hello? Sino to? Hindi mo ako kilala, pero ikaw kilala kita. May babae. Iurong mo ang kaso. Ilalabas ko siya sa kulungan. Pepiyansahan ko siya. Mapera ako. Kitsak na makakalabas siya. At ikaw, humanta kang babae ka. Ikaw ang isusunod namin. Hindi ako natatakot. Kilala ko na kayo, mga kriminal. Hahabulin kayo ng batas. Kaya nga hindi ka namin patatagalin eh. Anong gusto mo, ha? Gahasain ulit? Bago to dasin? Ha? Humanda ka. Malapit lang mangyari yan. Hindi dapat mangyari yan. Kailangang puntahan ko si Itay. Tatanggapin ko na ang lahat ng gusto niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Rita. Kaagad siyang nagplano pa uwi sa kanila para hingin ang pahintulot ng inay. Aniya, para matulungan sa problema niya bago ito tumulak sa barko. Nagdaan ito sa puntod ni Carlo. Ayoko sanang gawin ito. Pero wala na akong pagpipilian. Carlo... Kung hindi mo ako nakikilala ng lubos noon, ngayon malalantad na ang tunay kong pagkatao.
dahil pagbabayarin kong pumatay sa'yo kahit sa papanong paraan. Mahal na mahal kita, Carlo. Nang makasakay na sa barko, nakakita siya ng balita sa TV. Nakatakas si Jello Morano. May kasama pang dalawa na pagtanto ni Tita Rita. Talagang mga kriminal nga ang dalawa, si Jello at si Debra. Kaya kung hindi siya aalis, tiyak na siya na ang hahanapin ng mga ito. Tama lang ang desisyon ko. Tiyak na hahanapin ako ng mga yon. Diyos ko, patawarin niyo ako. Ngayon pa lang umihingi na ako ng tawad. Dahil alam kong magkakasala ako. Patawad. Dahil gagawin ko ito para tuparin ang binitiwang kong sumpa. Pero ayaw talaga siyang tigilan ng masasamang loob. Nagawa nitong hanapin ang bahay ni Rita. Ayan ang bahay ng babae niyon, Jello. Sige, pasukin natin. At walang ititirang buhay sa bahay na yan. Tapos sunugin, para kahit kaluluwa, hindi makawala. Tara! Gaga kang babae ka eh. Ginalit mo si Jello Morano. Patay ka ngayon. Jello, walang katao-tao dito. Ano? Sige, kunin ang lahat ng pwedeng pagkakitaan. Sorry, wala na rin gamit dito. Natakasan tayo, pare. Ano? Intik! Hayop na babae yun, ha? Hindi ba sabi mo, Debra, nandito pa ang babae yun, ha? Mahalay ko kung umalis na. Teka, matawagan nga. Hello? Nasaan ka ba, beautiful girl? Hinahanap ka ni Jello. Bakit ka tumakas, ha? Shit! Oh, bakit? Wala. Pinatay ng cellphone. Sige, kung wala di wala. Sunugin ang bahay na ito. Oh, heto. Pasabugin ang bahay para malaman niya na hindi ako madaling kalaban. Sunugin niyo! Nabalitaan na lamang ni Rita na pinasabog na ang bahay nila. Napaiyak na lamang ang dalaga sa nangyari. Itinapon ang cellphone para hindi na siya matuntun ni Jello at Debra. Itay, gaano pa katagal? Huwag kang mainip, anak. Isang linggo na lang, bako kuha mo na ang hinangad mo. Isang linggo na lang, makikita mo na ang liwanag ng buwan. Matatanglawan nito ang daan para sa iyong paghihigante at katuparan ng isang sumpa. Maghihintay ako, itay, at malugod kong yayakapin ang kapangyarihan na iyon na mula sa inyo. Oo, anak. Sasabahan kita sa iyong layunin. Opo, itay. Sa kinaroroonan ni Jello Morano at Debra, wala nang mapagtaguan ang grupo. Kaya nagpahinga sila sa isang lugar na ginawa nilang pansamantalang taguan para makapagpahinga. Lailo muna tayo, Jello. Mainit ang mga tao sa atin. Baka matodas tayo. Hindi pa ipinapanganak ang taong papatay sa akin, Debra. Pero mabuti na nag-iingat, di ba? Una. Pero hindi mo ba nabalitaan kung saan napadpad ang kasintaan ng nabaril ko, ha? Wala ka bang balita? Wala. Bakit ba atat na atat kang malaman kung nasan yun?
Kursunada ko siya, Debra. Pwede nang pamalit sa'yo. Gago ka rin eh, no? Bakit? Masama yun? Sawa na kasi ako sa'yo eh. Ganon? Relax ka lang. Ibaba mo yung baril mo. Baka pumutok yan. Dapat, tsaka patatamaan mo. Kasi baka mabaliktad ka. Diyan ka na! Nagdaan pa ang ilang araw hanggang sa pagbilog ng buwan. Siyang pinakahihintay ni Rita. Inihanda na ng kanyang itay ang lahat. Natupad na ang lahat. Ganap ng asuwang si Rita. Naghanda na siya para bumalik ng syudad para sa bagong buhay niya. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang itay sa ginagawa niya. Masaya dito sa syudad. Pero dito rin nananahanan ang mga demonyong naririto sa lupa. Hindi na magtatagal, itay. Natitiyak kong magsasalubong ang aming mga landas. Humanta sila. Mararanasan nila ang bagsik ng aking mga kamay. Ganyan nga. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Bawal ang luhaan sa ating angkan. Dapat dugo ang iluluha ng magiging biktima mo, Rita. Tandaan mo yan. Bahala ka na sa lakad mo. Ako naman may gagawin ako. Matagal ko nang gusto sa ganitong lugar. Sige, itay. Aalis na ako. Sa umaga na tayo magkita. Sige, Ana. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Diyan na kayo. Habang palalim na ang gabi, lalo lamang nagbabadya ang panganib sa mga tao sa labas dahil may nakatunghay sa kanila. Sa isang kisap mata, magugulat ang magiging biktima ng aswang. Tulungan niyo ako! Bakit po? Ano nangyari sa inyo? Sa akin wala. Pero sa iyong meron... Ha? Aswang! Halika sa akin! Ipapasal kita sa itaas! Aswang! Nasaan na ang aking anak na si Rita? Ayun siya! Siguro dito na ako magsisimulang maghanap. Pero bago yan... Mabubulabog muna sila sa gagawin ko. Hi! Gusto mo ba ng ligaya? Halika, Pogi. Wow! Nagyayaya. Sayang kung papalampasin ko. Sundan ko kaya. Halika! Miss, ganda mo. Bango. Sige. At sisimsiming ko rin ang dugo mo. Ganyan nga. At iiwanan kita dito para may makakita sa'yo. Obet! Obet! Nasaan ka? May customer dito eh. Anak ng tinapa. Obet! Ha? Hindi. Obet! Anong nangyari sa'yo? Ha? Wasak ang digdig niya at kinuha ang puso. Tulong! Tulong! Ha? Ano yun? Parang may lumipad sa taas. Hoy! Sino ka? Magpakita ka sa akin! Eh di magpakita! Ha? Lumilipad na babae? Aswang! May aswang! Tulong! Aswang! Akala mo takot ako sa'yo, ha? Hetong bagay sa'yo!
Ano? Patay ka na? Buhay pa ako! Ah! Ang likod ko! Debra! Tulungan mo ako, Debra! Kulang pa yan! Debra! Jello! Anong nangyayari? Ano yan? Bakit may patay dito? Debra! May aswang! Anong aswang? Hello, Debra. Oh, ano? Huli ka dito! Mitiyon mo! Ngayon, matitikman mo ang sarap ng maghahasa! Sa'yo na siya! Hindi! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hindi, hindi! Hindi! Jello! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Malansa ang dugo nito! Pero hindi bale! Okay, Charlita! Okay, Charlita! Sayong-sayo siya itay! Si Jello ang parurusahan ko! Nasaan na siya? Nakataka si Jello! Sundan mo ang patak ng dugo! Tugisin mo, Charlita! Sa kalituhan at tinamungsugan, kaya tumakas si Jello, bit-bit ang baril na puno ng dugo. Takot na takot itong pinatakbo ang kotse para lumayo sa lugar na yon. Hindi niya alam, nakasunod sa kanya si Rita na nagliliyab ang mga mata sa galit. Pero hinayaan niyang makabalik ito sa kanyang bodegang pinagtataguan. Boss, bakit may dugo kayo? Huwag kang magtanong, gago! Magbantay ka at huwag kang magpapapasok ng kahit sino! Buksan mo ang pinto! Yes, boss! Gamutin mo ang sugat ko! Oh, bakit may kalmot? Tsaka mahaba ito! Grabe ito! Halos binalatan ang likod mo, boss! Hindi ako mamamatay dyan! Kumuha ka ng gamot! Oo, boss! Anong gamot? Anong... Huwag! Ha? Anong nangyari? Ang side bar, boss! Si Debra, puto lang ulo at wasak ang dibdib. Pero paano siya nakarating dito? Ako ang nagdala sa kanya. Ikaw ang... Ang babaeng kasama ng lalaking basta mo nalang binaril at ginahasa mo! Bakit ka narito? Huwag mong sabihin... Ikaw ang aswang? Hindi. Hayo na ang aswang. Hindi. Mamamatay ka. Tatantarin kita nang... Maipuputok mo ba yan? Hindi. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Talaga? Anong ginagawa mo? Ito kasi ang gusto ko. Masakit! Ano ang gagawin ko rito? Ipakain mo sa kanya ng unti-unti! Hoy! Eto! Buhay pa! Ganyan nga! Kulang pa yan, Jello! Kulang pa yan! Huli ka rito! Saan niyo ako dadalhin? Saan? Nagsisisigaw ito sa takot nang bitbitin ito ng aswang na tatay ni Rita. Halos mamatay ito sa taas ng lipad nga ng dalawa bago ito binitiwan pagdating sa sementeryo. Anong gagawin ninyo? Matibay ka! Tingnan ko lang kung anong gagawin mo ngayon. Bitiwan mo na, itay! Hindi, bitiwan! Mabuti yan sa'yo. Ngayon malalaman mo at madarama mong takot sa buong buhay mo, Jello! Buhay pa ako. Buhay ka pa nga. Dahil makikita mong taong binaril mo na inuukot na. Wag. Ayan siya, si Carlo. Ang lalaking mahal ko.
Pero inuud na siya. Yun ay dahil sa'yo. Kaya sasamahan mo siya at mauubos ang dugo mo sa kanyang bangkay. Damihin mo ang pagkaubos ng dugo mo na siyang didilig sa kanyang katawan. Carlo, inatupad na ang sumpa ko sa iyo na pagbabayarin siya. Ikilan man naawa ang tulad naming mga aswang. Tatapusin ko na ito. Ang mga matatalas mong kuko. Rita, mauna ka na. Masakit! Pinapalatan mo ako ng buhay! Tama ka. Ramdam mong pinapalatan ko ng buhay! Walang kwentang nilalang. Naging tao ka ba? Pero sagad sa buto ang kasamaan mo. Ito nang katapusan mo. Natupad na ang sumpa ng isang aswang! Lahat ng kasamaan ay pinagbabayaran. Ito ay patunay lamang na hindi natutulog ang Diyos. Tao man o masamang elemento, alagad man ang dilim. Tunay na kapag nagasika ng kasamaan, kapahamakan ang iyong kasasapitan. Ang kwento natin sa araw na ito ay mula sa malikot na guni-guni ni Joseph Bergantin, ginampanan nina Malin Pisico, Ino Alcala, Neri Agtuka, at Buddy Boy Aborte. Audio Editor, Mona Lynn. Video Editor, Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Joben Hakutina. Directed by S.A.L. Maraming salamat po. Shout out time, shout out kay JR, Fernandito Ornopia, Freestyle Mechanic, Jeneline Macaya, Sweetheart Fernandez, Maria, Ellen Edo, Leslie Leslie, Panying Pantot, Vianica Sagde, Emily Rihino, Daisy Injape, Domingo Tibay, Shai Ku, Anika Vlogs, Beverly Casio, Lady Sparrow Taurus, Ambrose Strong OFW in Kuwait, Salveco Gutierrez, Laika Lee, Rosemary Gabriel, Caroline Baez, Maria Teresa Haga, Bobby Consueco, and dito po sa Chinese character. Hello po Dark Shadow, para po yung boses nyo, narrator po ng Soko. Ingat po, God bless. Jenny Villanueva, Lilibet Claudio, Corn V, Belen Malbas, Babylen M. Ababaw, Bobby K, Joy Lucille, The Voices, Mary Jane Pajo, Ella Tapia, Baby Dang Cordero, Marites, Imelda Pascua, Vilma Fernandez, Jem Estiba, Miss Ice Baby, Maria Elena Abi, Week Me, Pebrero 12, Michelle Dominguez, Robelin Silpao, Abby Girl, Lay Mendoza, Toby Bolt, Adventure of Brea, and Ma'am Baikong Tausi. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Maraming salamat po.